So ayun, what's up mga paps? So meron tayong project ulit dito na ipa-fiber natin. So ituruan ko kayo paano tayo mag-fiber ulit. Paano natin ito pagdudugtungin itong dalawang side. Bali, dalawang magkabiyak ng engine cover. To gagamitan muna natin ito ng Evo band bago natin ito ipa-fiber. Unang-unang gagawin natin is pagdidikitin muna natin sila gamit yung Evo band para hindi tayo mahirapan mamaya kapag pinaiber matting na natin. Bali, ang gagawin natin dito is kailangan is i-masking tape muna natin kasi pagka ito yung ibubad natin ng walang masking tape is mahirapan tayo, nahawakan lang. So need natin ng support ng masking tape para kumwari meron siyang tagahawak. Bali, lalapatan natin ito ng masking tape dun sa mga may biyak niya, sa may mga crack lang lalagyan natin ito ng masking tape. Lalapatan ng masking tape yung kanyang pangilalim na parts. Ibabalik natin ito para doon naman sa kanyang upper parts naman ng ating lalagyan ng masking tape. So, bali, ganun na yung gagawin natin. Bawat lagi tayo maglalagay ng Evo band o kung may pagdudugtungan man tayo. Lagi natin gagamitin ng masking tape para hindi na natin ito hawakan at hindi tayo manghawit kapag kalinalagyan natin ito ng Evo band. After natin mapaglapat yung ating dalawang parts is lalagyan na natin to ng Evo band. Bali, ginawa ko nga pala dito mga paps dahil meron siyang may alawan siya sa gitna is linagyan ko ito ng buhangin para yung kanyang allowance is matakpan na rin. Bali, ang gagawin lang natin dito is i-tail lang natin itong matuyo pagkatapos babalik ka rin natin at doon na naman tayo sa kabilang parts maglalagay. At kagaya nga ng ginawa natin kanina is lalagyan pa rin natin ito ng pinong buhangin mga paps para yung kanyang siwang is matatakpan. So bali, ang ginamit ko dito is yung pinong buhangin ba? Yung pinitsay na buhangin. Yun ang ginamit ko dito tapos pinatakan lang natin ito ng Evo band. Tapos mga after mga ilang minuto is matigas na to. Bali, mapapansin nyo nga pala dito mga paps is parang tumibay na yung ating pinagdugtong at nagdugtong na siya talaga. So naging isa na lang sila, nag-combine sila. So isang piraso na lang sila talaga. So hindi na sila mapag-ihiwalay mga paps. So pero hindi pa rin siya doon nagtatapos dahil hindi pa rin ito ganun katibay. So para lang itong bato pagka natuyo, pwede pa itong mag-crack ulit. So ang gagawin natin dito maya-maya is lalagyan natin to ng fiber. So magtitimpla tayo dito ng resin at saka lalagyan natin to ng lalapatan natin to o lalatagan natin to ng fiber matting. So mga at least mga apat na layer siguro yung lalagyan natin hanggang anim na layer na fiber matting. Ganun ang gagawin natin dito. So yung dating video kasi natin is ang pinagay natin is bulak. Parang yun ang ginawa nating fiber matting. Instead na fiber at fiber matting, ang ginawa natin dun sa dating video is bulak yung linagay natin. So, pang economy naman yung moves na yun mga paps. Pero mas okay pa rin kung makakabili ka ng iyong sariling resin at fiber matting dahil mas matibay siya pagka fiber ang ginamit. After natin itong mapatakan ng Evo band at malagyan ng buhangin is ang gagawin nyo yun lang is papatuyuin natin ito na higit sa isang oras bago tayo mag-start mag-fiberglass mga paps.
So yung fiberglass na yun ang gagamitin natin doon is yung resin na rin na may hardener. Pagkatapos kailangan knit din natin ng fiber matting syempre. So ayun, natapos na natin itong apatakan at lagyan ng buhangin. So mapapansin nyo matibay na siya, ganyan. Ganyan na siya katibay talaga. Actually matibay naman talaga to, pero pagka ito nasaldak is may tendency mag-crack ito mga paps. Ganito siya pagka natuyo. Ayan. Tatanggalin natin yung kanyang mga masking tape bago natin to pwedeng masilyain o bago nyo man pinturahan, kung pipinturahan nyo. So at least maayos na siya. Ayan, ganyan na siya katibay. At pwede na natin itong fiberglass mga paps. Bali, ito nga pala yung need natin mga paps. Meron tayong resin na red dito. Siyempre kailangan to ng hardener. Ito yung parang kulay tubig, yung transparent na walang kulay, at saka yung ating fiber matting. Ito ganito yung itsura ng ating fiber matting mga paps. So para siyang balahibo ng pusa na makapal, para siyang buhok-buhok na puti. So ganun lang yung need natin mga paps. Siyempre kailangan din natin ng empty bottle na malinis at saka brush dito. So unang-unang gagawin natin is maglalagay muna tayo dito ng resin red. So tansyaan lang dito mga paps, hindi mo ito pwedeng damihan dahil mabilis lang kung matuyo. After 30 minutes maninigas na to. So tansyain mo lang kung gaano karami ang kailangan mo gamitin. Huwag mong haluan lahat, huwag mong ihalo lahat. Ito namang ating hardener is papatak lang tayo siguro, at least yung ganitong kalahati ng ating nasa lata is papatakan lang natin ng isang kutsara o isang kalahating kutsara ng ating hardener. Tapos haluin lang natin itong mabuti. Tapos yun, pwede na natin siyang ipahit sa ating project. So kailangan mabilis ka dito paps, dahil after nga 30 minutes gaya na sinabi ko kanina is maniligas na to. Hindi mo na ito magagamit pagka tumagal ka sa pagpapahit mga paps. So make sure na saktuan lang yung ititimpla mo. So mapapansin nyo dito pagka nag-combine na yung kanilang chemicals, yung kanilang components is magiging siyang transparent yung kulay, mawawala yung kanyang pagka-red. Kaya after natin itong halu-haluin o i-mix ng maayos is pwede na natin itong ipahit sa ating project. So gamit yung ating brush. So meron tayong brush dito na binili ko sa hardware na yung size niya is 1 lang. So kahit na malapad na brush, pwede naman yun basta meron kang brush. So papahit ko lang ng ganito mga paps. Ganun lang siya kasimple. Para ka lang nagpapahit ng ano, ng pintura. Para ka lang nagpipintura dito. So pag napansin mong nag wet look na yung kanyang itsura is pwede mo na itong lapatan ng fiber matting. So konti-konti lang ang pagpapahit ng fiber matting dito mga paps. Hindi ito pwedeng makapalaga dahil mahirapan kang punasan to ng resin mamaya pagka sumobrang kapal. So tansyain mo lang. So mas maganda kung pag-iwalayin mo ng ganito yan, para papasok yung kanyang resin mamaya pagka pinahiran natin ulit. So ganyan lang ang gagawin natin. So at least 4 na beses na ganyan o 6 is pwedeng-pwede na yun. So pagka nalapat natin ng ganyan is lalagyan na naman natin to ng resin mga paps, ganyan lang. So paulit-ulit lang yan. Tapos after 1 hour mapapansin nyo is matigas na to. So pwede na to masilyain o pinturahan pagkatapos. So matibay na siya ng mga paps. So bali hanggang dito na lang muna yung ating video mga paps, dahil tinuro ko naman sa inyo kung paano tayo magpintura ng mga bearings o kaha ng motor. So check nyo na lang sa ating mga iba pang video kung paano magpintura mga paps. So thank you, at sana is meron akong na-share sa inyo kahit paano naman.